This is Miriam po. Good morning, afternoon, good evening. Kung saan po party kayo ng mundo. Let's bolt in. Ayan, mga Kamiling's TV Pan. Yan po ang ating ingredients. Pakisilip po sa description box. Ito po ang milk. Ito po ang instant yeast. At atin po siyang i-activate. At atin pong ilagay ang ating yan na lang po muna. Saka po natin i-whisk. Tunawin na po natin ang ating sugar. Ito naman po ang ating egg para sa ating tawag nun, egg wash po. Pag ayos ng ating dough, tagay na po natin ang ating salt sa ating flour. Lagay lang po natin ang ating flour. Ayan, gawa po tayo ng malalim na tubig. Mag-dip para po mag-ano siya. Simutin po. Lang po natin pagsama-samahin ang ating mga flour. Ayan, 100 grams of butter. Ginamit ko po ay salted butter. Natin sa loob ang ating dough. Yan. Stiff na po siya at namuo na siya sa loob. Ang po natin is ipaparice po natin siya ng 1 hour. So, tingin lang po natin at lagyan po natin siya ng oil. Yan. I-round lang po natin ang ating dough. At atin po siya lalagyan ng oil. Yan. Seal nyo lang siya ng ganon. At lagyan po natin ng oil ang ating para hindi po siya maluyot. At i-rice po natin siya ng 1 hour. Ayan. Pagiran po natin ang ating cover. Ayan. Ganyan lang po at tayin po natin siyang mag double ang size after 1 hour. Ayan mga Kamiling TV fan, after 1 hour, nag-rise na po ang ating dough. So, release po natin yung air. At ating kunin. Ayaw bumaba. Ayan. After 1 hour, ay ikat lang po natin siya para atin po siyang imumold.
Yan, ganyan lang naman po. Kunin po natin yung isa at ating pong bilugin. At kunin lang po natin isa-isa. Yan. Ganyan lang naman po. Tapos ganunin nyo lang. At itabi. Ganun din po hanggang sa maubos natin ang ating doong. Tabi-tabi lang po natin siya. Yan. Ganyan lang naman po. Ating takpan at gagawin po natin is i-roll lang po natin siya hanggang sa lumaki siya. Panipisin lang po. At lalagyan po natin siya ng butter. Yan mga Kamiling Stevie fan. Yan ang ating nagawang doon natin. Kung mapapabilog nyo po siya, bilugin nyo lang din. At meron po tayong gagawin. Hindi pa siya tapos. Yan. Ganyan lang po. At tabi lang po natin sa isang tray. Ganyan. Ayan. Kunin po natin isa-isa. Ayan. At lalagyan po natin siya ng butter. Paliliguan natin ng butter, di ba? Ayan. Lagyan lang po natin ng butter ang ating dough. Kunin po natin ang isang dough na ating pang natakpan lang po natin siya. Nililipad ng hangin eh. Nakatutok pong electric fan sa atin. So, cover lang po natin yung ating nauna. At lagyan po ulito ng butter. Ayan. Hanggang sa maubos po nila yung ating mga dough. Dapat halos magkakalaki sila. Ayan. Ganyan lang naman po. Kunin pa po natin yung isa. At i-cover doon sa nauna. Ayan. Dapat halos magkakalaki sila. Pagkatapos po nito ay ilalagay natin sa ref ang ating ginawa ng ilang hours. Para po tumigas siya. Pwede pong sa freezer. Ako sa freezer ko po siya ilalagay para tumigas agad. Kung 30 minutes lang po gusto ninyo, depende po sa kanila. Yan mga Kamiling Stevie fan. Ito na po yung last ng ating dough. Parang pancake lang po. So, lalagyan lang po natin siya at yan. Yan na po ang ating palaman ng ating gulsan. Yan. Ayan lang po natin at atin po i-cover at ilalagay sa ating ref. Ayan. Cover nyo lang po siya at pasok nyo po sa ref lang after 2 to 3 hours or 30 minutes. Depende po sa paglalagyan ng freezer. Freezer ko po ilalagay para 30 minutes to 1 hour to 2 hours. Pwede na po siya. Ganyan na po.
Ayan mga kamiling Stevie fan, after 2.5 hours, ito na po ang ating dough. Tanggalin na po natin at tayo po ay ipa-flatten natin siya. Ayan. Try po natin siyang i-flat. 2.5 hours po ang aking chill ng ating dough. So, ipa-flatten lang po natin siya. Tayin po natin siyang ma-flatten. Igagawin po natin yung square. Tayin lang po natin. Yan, mga kamiling Stevie fan, na-flatten na po natin siya. So, ang gagawin po natin is, gagamit po tayo ng cutter. So, try po natin siyang i-cut. Iro-roll lang daw po natin siya. Makikita nyo po ba? Ayan. Ayan na po ang ating croissant. Ayan. Ganyan lang naman daw po. Isa na tayo. Cut nyo lang po yung dulo. Yan, pabaligtad. Pangalawa na tayo. I-card nyo lang kung gano'n, di ba? Ayan. Nakakatapyo na po tayo. Nakakatuwa lang po. Sarado lang po natin para hindi siya parang mas maliit siya. Hindi natin siya ma-roll. Ayan. Tayin lang po natin. Ayan, mga kamiling Stevie fan. I-wash po natin siya ng egg wash. Gamit po tayo ng silicone brush. Ayan. At ipaparice pa po natin ito. At saka pa po natin siya iluluto. Over 25 minutes. Tingnan lang po natin. Yeah, mga kamiling Stevie fan, kung nakarating ka po sa ating pinale, ito na po ang ating pinale na croissant. Amoy pa lang po, pagkasarap-sarap na. Until next time, God bless everyone. God appreciate. Ciao!